Inihatid na sa kanyang huling hantungan sa Manila North Cemetery tatlong buwang gulang na si Baby River na anak ng political detainee na si Rina May Nacino. Magkatanghalin na dumating sa cemetery ang funeral cart at sinasakyan ng sanggol. Naging mahigpit ang seguridad sa loob at labas ng cemetery del Norte kung saan may mga nakatalagang pulis mula sa Manila Police District. Pero ayon sa grupong kapatid, humarurot ang funeral car kaya naiwan ang pamilya ni Baby River galing naman sa punerarya. Dumating ang ina ng bata na nakaposas ang kamay at nakasuot ng PPE matapos bigyan ng 3 oras na furlough ng Manila Regional Trial Court. Guwardyado ito ng mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology. Sa kanyang pamamaalam sa anak, sinabi ni Reyna May na bagamat hindi niya nakita ang halak ng anak, marami naman itong alaala sa kanya. Nangako ito sa anak na lalaya siya na mas matatag at babangon sila sa pagkakalugmok. Maraming kakalaan sa akin. Malaya ako, yung mas matatag. Malaya ako, yung mas matatag. Hindi kayo dito mag-iisa. Pamandalian yung pagdala ng bakay natin. Pero maghahanda tayo sa pagbalik natin. Babangot tayo. Nagsagawa naman ng protesta ang mga supporter ni Nacino sa labas ng Manila North Cemetery. Una rito, bahagyang nagkaroon ng tensyon sa labas ng La Funeraria Rey sa Pandacan, Maynila kung saan ibinurol si Baby River. Sa tanda ng grupong kapatid, nasa 20 mga pulis ang nakadeploy bukod pa sa mga truck na bombero. Hindi rin nagpapasok ng maraming tao sa funeraria, kaya pati ang mga religious sector na magmimisa sana ay hindi agad nakapagsagawa ng blessing. Pinagbawalan din ng mga pulis ang mga tao na magdala ng placards kung saan may mga nakasaad ng panawagang hustisya para kay Baby River. Nasawi si Baby River sa ospital dahil sa sakit na pneumonia matapos ang 2 linggong pagkaka-confined. Si Reyna May inakulong naman dahil sa kasong illegal possession of firearms and explosives. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer 990, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.